Magandang umaga sa inyong lahat, mga mag-aaral. Ito na naman ang inyong guro na si Ginoong Rafi G. Aguilar sa asignaturang Kasaysayan ng GAITF, Aralin, Panlipunan, E. Quarter 2, Week 5. Sa araw na ito ay may panibago na naman tayong leksyon na pag-aaralan. Bago natin simulan, huwag kalimitang bumisita sa ating official website na gaitf.seams.school/lcms. Uulitin ko, gaitf.seams.school/lcms. Bisitahin ang ating learning path, i-download ang mga PDF files at sagutan ang mga aktibidades at mga pasulit na aking na-upload. Kaya, simulan na natin ang ating leksyon. Ang tatalakayin na sa araw na ito ay ang Kabihasnang Klasikal sa Amerika. So, ano-ano ang mga ideya ninyo tungkol sa Kabihasnang Klasikal sa Amerika? Napag-aralan nyo na ba ito noong nakaraang taon ng iyong pag-aaral? May mga nalalaman ba kayo tungkol sa Kabihasnang Klasikal sa Amerika? Kung wala pa, ay simulan na natin ang ating leksyon. Sa pagpapatuloy ng ating talakayan, may mga objectives o mga layunin akong dapat nating mabigyang linaw pagkatapos ng ating leksyon. At narito ang mga sumusunod na layunin. Una, matatalakay ang mga pag-uspong at pag-unlad ng Kabihasnang Klasikal ng Amerika. Pangalawa, nabibigyan at nasusuri ang pag-uspong at pag-unlad ng Kabihasnang Klasikal ng Amerika. At ang importansya, ang kahalagahan ng mga kontribusyon ito sa kasalukuyang panahon. At ito ang mga layunin dapat nating bigyang linaw pagkatapos ng ating leksyon. Habang umuunlad at naging makapangyarihan ang mga sinaunang Kabihasnan sa Mesopotamia, India at China, nagsisimula naman ang mga mamamayan sa Mesoamerika. Nagsimula ito sa Kabihasnang Olmec at Maya, sinundan ng Kabihasnang Aztec at Inca. Ang mga Kabihasnang ito ay mayroong ng sariling pamamaraan sa pagtataguyod ng kanilang politikal, spiritual at sosyal na aspeto ng kanilang lipunan. Sa araling ito ay mas malalaman mo ang pagkakaiba at pagkakatulad ng Kabihasnang Olmec, Maya, Aztec at Inca. So, pag-aaralan natin ang Kabihasnang sa Olmec, sa Maya, sa Aztec at sa Inca. Una ay ang Kabihasnang Olmec. So noong 1500s hanggang 500s before Christ era or before the common era. Ang kanilang Kabihasnan ay umabong sa rehiyon ng Gulf of Mexico. So ito yung mapa. Ang Kabihasnang Olmec ang kauna-unahang pangkat na umusbong sa gitnang Amerika. Tinatawag silang Olmec na nangangahulugang rubber dahil sila ang unang gumamit ng gata ng punong rubber o guma. So, Kabihasnang Olmec ang kauna-unahang pangkat na umusbong sa gitnang Amerika. Bakit sila tinawag na Olmec? Dahil nangangahulugan itong rubber. Dahil sila ang unang gumamit ng gata ng punong rubber o guma. Okay. Pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay ng mga Olmec. Nagtayo sila ng kanilang sistemang irigasyon upang masaka ang kanilang lupain.
Sila rin ay nakagawa ng kalendaryo. Gumamit ng isang sistema ng pagsulat na may pagkakatulad sa hieroglyphics ng mga Egyptian at sa kalinang ng katangi-tanging akda ng sining. Naunawaan na rin nila ang konseptong zero sa pagbibenta. So zero. Sa kasamaang palad, ang kanilang sinat ay hindi palubusang naunawaan ng mga eskolar hanggang ngayon, kaya mayroong limitasyon sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa ibang pangyayari sa kanilang kasaysayan. Dahil dito, ang mga kaalaman sa Olmec at iba pang mga sinaunang tao sa Amerika ay hango mula sa ibang panglabi ng kanilang panahon. Ang mga likhang ito at ang maging mga paniniwalang Olmec ay may malaking impluwensya sa kultura ng mga sumunod na Kabihasnan tulad ng Maya at Aztec. Ang kulturang Larong Pok Atok. Ang larong ito ay isang ritual na ukol sa paniniwala ng mga Olmec. Ito ay kahalintulad sa larong basketball, ngunit hindi maaaring hawakan ng manlalaro ang bola. Sa halip ay gagamitin nila ang kanilang siko at baywang upang maipasok ang bola yari sa goma sa isang maliliit na ring na gawa sa bato at nakadikit sa mataas na panel. Pinaniniwalaan ng mga arkeologo na ang ilang mga manlalaro ay ginagawang sakripisyo pagkatapos ng laro. Ang larong ito ay ginagamit na rin ng mga ibang Kabihasnan sa Mesoamerica. So ano ang tawag sa ritual? Isang larong ritual? Larong pokatok. So hindi ito ay halintulad sa basketball, ngunit hindi gumagamit ng kamay para ma-shoot o maipasok sa ring ang bola. So ano ang kanilang ginagamit? Ang kanilang mga siko. Okay, ang kanilang mga siko. Clousal heads. Lilok ng anyong ulo mula sa mga bato. Ang mga Olmec ay kilala rin sa paglililok ng mga anyong ulo mula sa mga bato. Sa katunayan, ang pinakamalaking ulo ay may taas na siyam na tanampakan at may bigat ng 44 libra. Maaari di umanong ang mga lilok na ito ay hango sa anyo ng kanilang mga pinuno. Sila rin ay nakagawa ng mga templong hugis piramide sa ibabaw ng mga umpok ng lupa. Ang mga estrukturang ito ay nagsilbing mga lugar, sambahan ng kanilang mga diyos. Hayop na Jaguar. Mahalaga sa paniniwalang Olmec ang hayop na jaguar na pinakakinatatakutan ng maninila o predator sa Central America at South America. Ito ay nagpapakita ng lakas, katusuhan at kakayahang manirahan saan mang lugar. Ito rin ay agresibo at masapang. Sinasamba ng mga Olmec ang espiritu ng jaguar. Kabihasnang Maya, 250 Christ era hanggang 900 Christ era. Halach Oinik, nangangahulugang tunay na lalaki, mga pinuno na nagpapaliwanag, nagpalawit ng mga sentrong panlalihiyon upang maging lungsod estado. So, Halach Oinik. Namayani ang Kabihasnang Maya sa Yucatan Peninsula, ang rehiyon sa timog Mexico hanggang Guatemala. Nabuo rito ang mga pamamayang lungsod ng Maya tulad ng Huasacton, Tikal, El Mirador at Copan. Nakamit ng Maya ang rurok ng kanyang kabihasnan sa pagitan ng 300 Christ era at 700 Christ era. Nang lumaon na itayo ng mga Maya ang mga lungsod-estado. Ang mga lungsod-estado ay nag-uugnay sa pamamagitan ng maayos na kalsada at rutang pantubig. Ipinapakita ng Kabihasnang Maya ang kaayusan ng kanilang lugar. Nahati ang lipunan ng tao, magkahiwalay ang tirahan ng mga mahihirap at mga nakaririwasa.
Ang sentro ng bawat lungsod-estado ay mayroong pyramid na ang itaas na bahagi ay may dambana para sa mga Diyos. May mga templo at palasyo sa tabi ng pyramid. Sa larangan ng ekonomiya, pangunahing produktong pangkalakal ay ang mais, asin, kapa, pinatuyong isda, pulot pukyutan, kahoy at balat ng hayop. Sila rin ay nagtatanim sa pamamagitan ng pagkakatingin. Mainam ang pananim nila sa mais, patani, kalabasa, abukado, sili, pinya, papaya at kakao. Dahil sa agrikultura, ang pangunahing ikinabubuhay ng mga Maya, mahalaga sa kanila ang magsamba sa kanilang Diyos na may kaugnayan sa pagtatanim at ang tungkol sa ulan. Nakamit ng Maya ang tugatog ng Kabihasnang matapos ang 600 Common Era, subalit sa pagtatapos ng ikalawang siglo Common Era, ang ilang mga sentro ay nilisan. Ang paggamit ng kalendaryo ay itinigil at ang mga estrukturang panrelihiyon at estado ay bumagsak. Sa pagitan ng 850 Common Era at 950 Common Era, ang karamihan sa mga sentrong Maya ay tuluyan inabandona o iniwan. Wala pang lubusang makapagpaliwanag sa pagbagsak ng Kabihasnang Mayan. Ayon sa ilang dalubhasa, maaaring ang pagkasira ng kalikasan, paglaki ng populasyon, at patuloy na digmaan ay ilan lamang sa mga dahilan ng paghina nito. Maaari rin na sanhi ng paghihina nito ang pagbagsak sa produksyon ng pagkain batay sa mga nahukay na labi ng tao na nagpapakita ng kahulugan sa sapat na nutrisyon. Ang mga labi ay natuklas ng hindi gaanong kataasan samantalang mas manipis ang mga buto nito. Pyramid of Kokoghan. Kasing tulad ng pyramid ang estrukturang ito. Subalit, mapapansin na ang itaas na bahagi nito ay patag. Sa loob nito ay may altar kung saan isinasagawa ang pag-aalay. Gawa ang piramid mula sa malalaking bato. Mayroon itong apat na panig na may mahabang hagdan. Ipinagawa ang templo upang pagdausan ng mga seremonyang panrelihiyon. Ito ay parangal para kay Kukulkan, ang pinaguriang God of the Feather, of the Feathered Serpent. Ang pyramid na ito ay may patunay na mataas na kaalaman ng mga Mayan sa arkitektura, inhinyera at matematika. So, sino nga si Kukulkan? Ang tinaguriang God of the Feather Serpent. So, yun si Kukulkan. Isang maunlad na Kabihasnan ang nabuo ng mga Mayan. Makikita sa diagram ang mga sanhi ng kanilang paglakas at pagbagsak. So, ang paglakas at paghina ng imperyo ng Mayan. Imperyong Mayan, pamahalaan, relihiyon. Paglakas, tapat ang mga nasasakupan sa pinuno. Siya ay namumuno sa pamahalaan at relihiyon. Napag-isa ang mga mamamayan dahil sa iisang paniniwala. So, dahil lumakas sila dahil tapat ang mga nasasakupan. At napag-isa ang mga mamamayan. Paghina. Okay, paano sila humina? Palagi ang nakikidigma ang mga pinuno at kanyang nasasakupan upang makahuli ng alipin na iaalay sa kanilang mga Diyos. So, yun ang dahilan ng paghina. Dahil sa pakikipagdigma ng mga pinuno. Sa ekonomiya naman at kabuhayan, ano ang dahilan ng paglakas? So, may mahusay na sistema ng pagtanim na nagdudulot ng sobrang produkto. Okay, so may mahusay na sistema ng pagtatanim. Ano ang dahilan ng paghina o pagbagsak? Pagkawala ng sustansya ng lupa, ang paglaki ng populasyon ay nagdudulot ng suliranin sa supply ng pagkain. So yun ang rason ng paghina ng ekonomiya at kabuhayan. At ang panghuli naman ay ang mga lungsod, estado.
So ano ang dahilan ng paglakas? Mayayaman at maulat ang mga lungsod estado ng Mayan. So mayayaman, no? At mauulat ang mga lungsod estado ng Mayan. So yun ang dahilan ng paglakas. Ano naman ang dahilan ng paghina? Okay, nagdulot ng kaguluhan at kahirapan ang madalas na digmaan sa pagitan ng mga lungsod estado. So ang dahilan pa rin ay ang pagkikipagdigmaan, kaguluhan. So yun. So kung makikita mo, halos lahat sa Imperyong Mayan ang pamahalaan at relihiyon, ang ekonomiya at kabuhayan at ang mga lungsod estado, ang pangunahing dahilan nila kung bakit sila bumagsak ay dahil sa palagiang pakikipagdigmaan. So dahil dyan, isa ito sa mga rason kung bakit bumagsak ang Imperyong Mayan. So naintindihan mga mag-aaral? May mga katanungan? Kung wala, ay proceed na tayo. Kabihasnang Aztec, 1200 to 1521 years. Kung ang mga Mayan ay nagtatag ng kanilang kabihasnan sa timog na bahagi ng Mesoamerica, ang mga Aztec naman ay naging makapangyarihan sa gitnang bahagi ito. Matatandaan na sa bahagi ring ito umusbong ang sinaunang kabihasnang Olmec. Bunga nito, ang pamumuhay at paniniwala ng mga Aztec ay may impluwensya ng mga Olmec. Subalit, hindi tulad ng mga Olmec, ang mga Aztec ay nagpalawak ng kanilang teritoryo. Mula sa dating maliliit na pamayanang agrikultural sa Valley of Mexico or Mexico, pinaunlad ng mga Aztec ang kanilang kabihasnan at nagtatag ng sariling imperyo. Kinontrol nila ang mga karatig lupain sa gitnang bahagi ng Mesoamerika. So ito ang mapa ng Aztec Empire. Mapa ng kabihasnang Aztec. Okay. Kabihasnang Inca, 1200 hanggang 1521. Noong ikalabing dalawang siglo, isang pangkat ng mga taong naninirahan sa hilagang kanlurang bahagi ng Lake Titicaca sa matabang lupain ng lambak ng Cusco. Sa pamumuno ni Manco Capac, bumuo sila ng maliliit na lungsod estado. Ang salitang Inca ay nangangahulugang imperyo. Again, ano ang kahulugan ng Inca? Nangangahulugang imperyo. Hango ito sa pangalan ng pamilyang namumuno sa isang pangkat ng tao na naninirahan sa Andes. Unti-unting pinalawig ng mga Inca ang kanilang teritoryo hanggang sa masakop ito ang 3,220 kilometro kwadrado sa kahabaan ng baybayin ng Pacific. Saklaw ng imperyong ito ang kasalukuyang lupain ng Peru, Ecuador, Bolivia at Argentina. Batayan. Okay. So pinagmulan ng Aztec. So pagkukumpara sa kabihasnang Aztec at kabihasnang Inca. Okay, so ito ang batayan sa pinagmulan. Nagmula sa maliliit na pamayanang agricultural. So ang Aztec at ang Inca. Parehas na umunlad ang dalawang imperyo mula sa matagumpay na pagtatanim. Sa paniniwala, pagsamba sa araw bilang Diyos, ang Aztec at ang Inca. So, Haitzilopochtli, Diyos ng araw ng mga Aztec. Intid, Diyos ng araw ng mga Inca. Inhinyera, so ang batayan sa Aztec, mahusay sa paggawa ng kalsada, templo at iba pang gusali. So, ang Aztec at Inca. At ang patunay, Pyramid of the Sun, ginawa ng mga Aztec, mahaba at batong kalsada, ginawa ng mga Inca. Okay, so ito yung batayan, no? At patunay sa kabihasnang Aztec at Inca. Sa iba't ibang aspeto, sa pinagmulan, ng kanilang agrikultura, kanilang paniniwala at inhinyera.
Tandaan mo, ang mga Aztec ay kilala sa kanilang pagiging magsasaka. Nagtayo sila ng mga chinampas sa mga lawa upang lumawak ang lupang kanilang sinasaka. Sagana sila sa mga tanim na mais, patani, kalabasa, abukado, sili at kamatis. Mahalaga sa mga Aztec ang kanilang Diyos ng kalikasan. Naniniwala sila ang pag-aalay ng tao ay nagbibigay kasiyahan sa kanilang Diyos. Kadalasan, sa kanilang inaalay ang mga bihag ng digmaan. Ang mga dahilan ng pagbagsak ng mga Aztec dahil sa pananakop ng mga Espanyol sa pangunguna ni Hernando Cortes na kusang tinanggap nila dahil sa pag-aakala nila na ito ang kanilang Diyos na si Quetzalcoatl, ang kanilang Diyos ng ulan dahil sa maputing kaanyuan nito. Ang salitang Inca ay nangangahulugang imperyo. Mabilis na napalawak ng mga Inca ang kanilang imperyo sa Mesoamerica na naging dahilan rin ng kanilang pagbagsak sa kamay ng mga mananakop na Espanyol sa pamumuno ni Francisco Pizarro. Dahil ang ibang mga lugar ay malayo sa sentro ng pangasiwaan. Nahirapan ang mga Inca na pigilan ang mga mananakop dahil sa makabagong teknolohiya na gamit sa pakikipagdigma. Maraming salamat mga mag-aaral at dyan nagtatapos ang ating leksyon. Ingat! Paalam!